Hello mga ti! Tara, samahan nyo kami mag-road trip! For today's video, pupunta tayo ngayon sa Okotama Lake. At ito rin pala yung first long drive ko. Bago nga tayo umalis, pupunta muna tayo sa convenience store para nga bumili ng pang-breakfast. At syempre, bibili rin tayo ng hot coffee, pampagising. Sa Kuruma na rin pala kami kumain. Dahil nga first time ko, medyo kinakabahan ako. Kaya lang kung hindi natin itatry, hindi natin malalaman. At naisip ko rin, sayang naman yung binayad ko para magkalisensya. Kaya kailangan natin talaga itong gamitin. First time ko nga lang palang gagamit ng expressway. At kung makikita nyo nga sa my video, traffic dito ngayon sa my expressway dahil Ubong Yasumi o summer vacation nga dito ngayon sa Japan. At habang nasa traffic nga may nakita kaming sports car. Napakaganda nga. Balang araw, magkakaroon din ako niyan. Ciao! Kung makikita nyo nga, yung nasa harap natin may symbol na ganyan. Ang ibig sabihin nga pala niyan, new driver siya. At meron nga rin pala ako niyan. Nung nasa driving school pa nga ako, hindi ako nakapag-slow down dito. Kaya yung driving instructor ko, sobrang kaba. Kitang-kita ko nga sa mukha niya yun. Nasabi ko nga pala kanina na first time ko dito. Pero actually, second time na pala. First time kasi dati, student pa lang ako noon. Ngayon nga, naalalayan pa rin ako ni Papa sa pagdadrive ko. Siyempre, dahil new driver pa lang tayo. Sobrang thankful ko nga rin pala sa kanya dahil simula una hanggang ngayon, supportive talaga siya sa pagdadrive ko. Sobra ko nga rin palang na-practice dito yung paliko-liko para nga lang ako naglalaro ng Mario Kart. Banda dito, may traffic na naman dahil malapit daw rito yung Summerland. Arrived! After 2 hours, andito na nga tayo sa ating destinasyon. Madalas nga kaming mag-road trip ditong tatlo. Kaya nga sinasabi ng kapatid ko dun sa may video na pang tatlong beses na ata kaming pumupunta dito. Dati nga ang liit-liit pa nitong kapatid ko, ngayon dalaga na. Dito nga tinitingnan namin kung saan kami nanggaling. Pagkatapos nga niyan, pumunta kami dito sa parang museum nila. Marami nga kaming nakita dito, katulad ng mga lumang gamit, mga damit na ginagamit sa pagsayaw, at yung mga lumang puppet, at yung mga ulo na ginagamit sa puppet. Pero dahil saglit lang kami dito, hindi ko na nga nabasa lahat. Pumunta nga kami sa paboritong place dito ni Miyuki. Bata pa nga lang siya, paborito niya na talaga dyan. Ayan nga pala yung throwback picture niya. Toong kahoy nga pala yung mga bola na yan, kaya medyo masakit sa katawan. At ayan, naglaro na nga ang mga isip bata. Ito nga pala yung dinrive ko ngayon. Share ko lang. Meron nga rin pala ditong pa-quiz at may panood-nood pa na ganyan. Maganda nga to para sa mga bata. Pagkatapos nga noon ay pumunta kami dito sa mga bilihan ng umiyage o pasalubong. Sobrang nakaka-relax ng view dito. Napakaganda ng tanawin. Isa nga pala sa hindi ko malilimutang experience dito ay yung wasabi ice cream nila. Hindi ko nga nagustuhan yan dati pero curious ako kung magugustuhan ko ba ngayon kaya tinikman namin. Pagkatikim ko nga ng wasabi ice cream nila ay nagustuhan ko dahil hindi ganong katapang yung pagkawasabi niya. Naaalala ko din kasi dati nung una ko itong natikman, sobrang tapang nung pagkawasabi niya, hindi ko nga naubos. Tinry nga rin pala namin tong yuzu ice cream nila at nagustuhan ko nga to kasi para lang siyang lemon flavor. Nagmamotobin. Ano to? Para sabon? Para sabon. Habang kumakain ng ice cream, ito nga yung view namin. Sobrang ganda at nakaka-relax talaga. Inayusan na nga ako ng buhok ng kapatid ko dito dahil bibidyohan niya daw kaming nakatalikod. Katapos nga namin mag-video-video dito, ayan, ipapasyal ko naman kayo sa store nila. Ramihan nga ng pasalubong dito ay mga side dishes at wasabi. Pagkatapos nga namin dito ay may nakita kami magandang painting kaya nagpa-picture tong kapatid ko. Kahit mainit nga sa labas ay nilaban pa rin namin dahil napakaganda talaga ng view at sobrang relaxing. Ipaparinig ko nga pala sa inyo kung gaano ka-relaxing dito. Minsan nga, ang sarap din pumunta sa mga ganto para makalanghap ka talaga ng fresh air. Kaso masamang hangin ata yung nalanghap nitong kasama namin. Pagkatapos nga naming tumambay dito, back to drive na naman ang atin nyo. Sobrang ganda nga ng view dito. Kaya lang, focus tayo sa road kaya hindi ako masyado nakapag-enjoy sa view. Ganda. Buti nilang talaga yung na-videohan to. Dito nga yung next stop natin. Galing? Ha? Saan tayo galing? Okinotama. Hindi dun. Okotama? Kanina nga, nandun kami galing. Ngayon, nandito na kami sa may itaas.
ang driver namin ay si Chea. Sobrang ganda nga ng view dito sa itaas ng bundok. Kaya lang dahil nasa itaas tayo ng bundok, eh wala na talaga masyadong wifi dito. Nagpicture-picture at video na nga rin pala kami dito para may remembrance kami. O, Pak, sino ka dyan? Ito nga pala yung ilan sa mga pictures namin. Nagpa-video nga rin pala ako sa boyfriend ko. Ang ganda talaga ng motor. Oh, loko. Akala ko ako yung maganda. Yung motor pala. Hindi ko nga pala nabanggit sa inyo na sikat nga pala tong place na to sa mga nagmomotor. May nakita nga yung kapatid ko na tipaklong. Papakita ko nga sa inyo kung gaano nakakahilo mag-drive dito at sobrang liit talaga ng daan. O diba, nahilo ka din? Sa pagdadrive ko nga na to, dami kong natutunan. At lalong lumakas ang loob kong mag-drive. Parang gusto ko nang sumali sa Tokyo Drift eh. Ciao! Pero seryoso guys, para sa akin malaking achievement na to dahil first time ko ngang mag-drive ng ganito kalayo. I hope you enjoy this vlog! Thank you for watching. Sore ja, mata ne. Bye bye.